operation was a success. We will take the mass out from Javier's pancreas. Maraming salamat, Severino. Pinagkatiwala ni Dad sa'yo ang buhay niya. He doesn't fail him. Thank you. Yeah. We did good. Olivia, it's a good thing nandito ka. Kaya nung si Lucas mag-alala sa dad mo. Lucas, your wife is a keeper. Take good care of her. Okay? No. Alam mo nung gagawin ko kung wala siya. Yeah. Severino, kailan namin pwede makita si Javier? Inililipat na siya sa kwarto niya ngayon. You could all wait sa recovery room if you want. Okay. In a few hours, gigising yun. At pag nakita niya na ang pamilya niya ang nakapaligid sa kanya, nagmamahal at sumusuporta, I'm very, very sure mapapabilis ang recovery niya. Okay. Thank you. Umiiwan ko muna kayo. I have some paperwork to do. Okay. You'll excuse me. Good. Si Dad, binago niya ang kanyang last will and testament. Days before his operation, pag namatay siya, 15% of all his assets will go to Salazar Medical Center. Ano? No, I don't know anything about this. He never told me. Bakit naman niya gagawin ito? Did Severino put him up to this? Is he so desperate na kaya siyang pilitin ni Severino para gawin ito? I need to talk to your dad. What's happening? Kumble po, sorun po ni Congressman. Huh? Javier, please! Javier, please! Take over, take over! Javier! Administer Epi! Javier, please! Help! Dad! Epi! Javier, please! Epi, give in! Dad, no! Patrick, please, Javier! Dad, fight! Stop, stop! Stop! Javier! Please don't leave us, please! Dad, please! Please, Dad! Please, Javier! Please! Dad! Please! Say it, don't have me now! Say it, Dad! Dad, fight! Give it! Come there, come on! Please, Javier, please! Please! Come on! Come on! Dad! Come on! Time of death. No! 11:40. No! Pag namatay siya, 15% of all his assets will go to Salazar Medical Center. Did Severino put him up to this? Is he so desperate na kaya siyang pilitin ni Severino para gawin ito? Severino! Magpapayat ka! Mabubulo ka sa kulungan! Magpapayat ka! Ayop ka! Magpapayat ka!
I'm sorry. Sigurado kang wala kang motibo para patayin ang pasyente. Si Javier Buencamino. Lucas, kilala mo ako ng bata ka pa. I will never kill my best friend. Ginawa ko ang lahat para mabuhay ang dad mo. Problemado sa pera ang ospital. Hindi ba? Yeah, pero we are able to control and manage it. Your Honor, this is Exhibit D. The last will and testament of my father na binago niya days before his operation. Please read the part of the will na minarkahan ko. And in the event of my death, a portion of my estate, specifically 15%, is to be bequeathed to Salazar Medical Center, owned and operated by Dr. Severino Salazar for the purpose of medical research and patient care. Did my father inform you na binago niya ang kanyang will, making your hospital a beneficiary in case of his death? Oo, pero Luke... Makakatanggap ng malaking perang hospital mong problemado sa pera kapag namatay si Javier Buencamino. At ngayon sasabihin mo sa akin na wala kang motibo para patayin siya. Ano pang kasinungalingan na sasabihin mo, Severino Salazar? Walang kasalanan si Dad! Ginawa niya ang lahat para i-save si Tito Javier! Order the court! Order Philip! Escort that man out of the courtroom! Sinungaling ka talaga, Buencamino! Order the court! Nandun ako! Narinig ko! Tama na, Philip! Philip! I have no further questions, Your Honor. Mom! 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 M
Sir! Bro. Dalawa lang tayo nandito. Simula nung dumating ako, hindi mo lang ako kinausap. Ano ba iniisip mo? Takot ako pagtahimik eh. Mabuting tao si Dad. Tinrabaho niya yung karera niya. Ang pangalan niya. Pero sa isang iglap, sinira lang nila. Kaya patay na, pinapastos pa rin nila. Kung naniniwala sila na tama ang bintang nila, bakit kailangan mag-fabricate ng ebidensya? Magbayad ng tao para magsinungaling? Nawalan ako ng pamilya dahil kay Lucas Buencamino. Pinatay niya yung pamilya ko. Papatayin ko rin siya. Pick up. Oh.
Philip, shut up!